Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Bumabalik sa ating weather analysis ng araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Agosto 6 hanggang 9, 2021. At ito po ang ating Tagalog version dito po sa ating website, Typhoon 2000. So, umpisa natin ang ating update. Ito yung ating graph sat na yung araw ng Biyernes hanggang bukas Sabado. Nandiyan pa rin yung mga multiple tropical cyclones sa taas ng ating bansa, labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Humihila pa rin ang habagat, subalit nag-start na pong humina ng bahagya ang hanging habagat. But still, ang medyo bumabawas lang dito ay yung ulan na dala niya. But yung hangin ay pumapalo pa rin hanggang 30 to 60 kph, kanyang bugso. Okay? So, ang mga systems na yun na present sa north ng Pilipinas, ito po ay ang bagyong lupit. Okay, isa pa rin siyang tropical storm, although humina from 85 kph nung landfall siya kahapon. Isa na lamang po siyang 65 kph or minimal tropical storm. At lumalabas na po siya sa may coastal or onshore or offshore areas ng sa Fujian Province patungo po sa may northern part ng Taiwan Strait. At posible rin daanan naman napakalapit po dito sa Taiwan o sa may Taipei, Taiwan within the next 24 hours or 12 to 24 hours. So, ayan po, naka-embed po sa aktibong monsoon trough all the way po hanggang doon sa pinaka-dulong bagyo na sa pinaka-right po. Okay? So, ito naman pong si Goryeo, in-upgrade na rin sa bilang isang tropical storm. Binigyan na po ng international name na si Merinae. Nasa south of Japan na po siya at yung bagyong si 12W, yung tropical depression nag-regenerate kahapon ay nalusaw ulit. At yung kanyang remnants ay papasok na po sa circulation ni Merinae. So wala na po itong system na ito. Inissue na rin yung final update from the various weather agencies. At meron po panibagong LPA na nag-form po dito in between Merinae and Nida. Ito po si 91W at ito naman po ay napakabawa po ang tsansa na maging bagyo po ito. At ito po si Nida, nasa pinaka-east ng Japan. At ito po ay wala pong efekto po sa anumang bahagi ng ating Asia-Pacific. Itong si Nida, isa na po siyang severe tropical storm as we speak. At may hangin po siyang 95 kph at kumikilos po ng pasilangan sa bilis na 20 km bawat oras. So, itong mga weather systems na ito ay patuloy pa rin ipupool o i-enhance ang habagat na magbibigay po ng mahangin na panahon na paminsan-minsan, isa o dalawang beses ang araw, may mga dadaan po mga pag-ulan na may paggulog at pagidlat, lalo na sa hapon o gabi. Dito po sa Naga at Camarines, so may dumaan na konting showers, although bigla, but in few seconds or 1 minute, minto na po siya. So, ganun din po sa dito po sa western sections of Luzon, Cordillera at Northern Region, Ilocos Region, Batanes, Babuyong Kubob Islands, Zambales, Occidental Mindoro, portions ng Metro Manila, may mga padaan-daan din mga showers na dulot pa rin itong habagat. But gaya ng sinabi ko, medyo nagda-dry na po itong habagat at unti-unti po by early next week, hihina na po itong habagat dahil po paalis na rin itong mga multiple systems. Ang matitira na lang next week, early next week, nung si Merinae, baka nandito na po yan sa lugar ni Nida. Si Nida, makawala na po. Magiging part na siya ng frontal system. While ito naman si Lupit ay posibleng papalapit na po sa western Japan. Okay? At dito po sa Micronesia, mayroon tayong binabantay na yun na bagong system. May nag-form po for the past few hours. Isang napakahinang LPA, shallow po ang tawag natin dyan, technical term. At nasa may 7 north po siya, 140 east. Ibig sabihin, nasa silangan po siya ng southern Mindanao. But napakalayo po ito upang maka-apekto po sa ating bansa. But ang kanyang track po ay papasok po sa dagat Pilipinas. Kaya babantayin po natin itong susunod na system. Lalo na po early next week kasi ang forecast ay posibleng tatawid po siya ng Philippine Sea. Patungo na naman po sa Taiwan. So, ang probability na maging bagyo ito ay medyo naka-split pa. Okay? Hindi pa sure yung isa. Yung isa, baka maging bagyo.
Mamaya, papakita namin sa inyo ang latest. So, naka-embed po dito sa pinaka-western edge po ng surface stuff, itong shallow LPA. Okay? Ito yung fast animation. So, makikita po natin dito yung parade of three tropical storms. At pareho sila umuusad patungong kanan. Okay? Or east-northeast ng kanilang galaw. So, wala po itong efekto sa ating bansa. Kahit sa Japan, hindi masyadong apektado nito. Sa dagat lang po siya. Sa katimugan at silangan bagay po ng Japan. Ang nakaka-apekto na yon sa ibang bansa. Gaya ng Eastern China, Fujian Province, lalo-lalo na. At dito rin po sa Northern Taiwan. Ay ang bagyong silupit. Kasulukuyan po, mabagal po siya. Kumikilos na yun ng pasilangan. Hilagang silangan. At inaasahan pong dadaan po. Napakalapit po ng Taipei. Within the next 12 to 24 hours. So, posibleng lumakas ulit siya. Okay? At tatahak po, papunta sa general direction po ng Western Japan o sa may Kyushu. So, dyan po siya mag-landfall within the next 3 days. Pilipinas po ay medyo okay po ang panahon natin. Ito po yung tracking, multi-tracks, na itawag natin. Lahat po ito ay tinatrack ng Asian agencies. So, ito po yung tracking ng lahat ng Asian agencies. So, pinapakita dito ng kanyang track ay lalapit po sa Taipei, Taiwan sa loob ng 24 oras, 12 to 24 hours. So, patuloy pa rin magbibigay po ng mga much needed rainfall. Bakit much needed? Kasi nagkaroon po ng drought sa Taiwan at ang pagdaan nitong napakabagal na bagyong ito ay magbibigay po ng life-saving na mga ulan dahil po mapupuno na yung dams nila. Magkakaroon na po ng pagbalik sa normal yung paggawa ng computer chips. Kasi ang problema sa computer chips, kailangan more water. So, nagkakaroon po ng delay ng delivery ng mga computer chips. Gaya na sa mga auto, sa mga iba-iba pong mga industrial machines. So, yan po ang good news po sa Taiwan. Okay? At within the next 3 days, baka sa Monday o Tuesday, magla-landfall po siya dito sa may Western Japan. Lalo na po sa may Kyushu at Shikoku. Okay, so yan po ang tracking po ng bagyong lupit. The rest of the tropical cyclones, okay, lahat po sila ay papuntang east-northeast without any effects. Although itong area po ng Southern Honshu, lapit si Tokyo, posibleng maapektuhan ng pagdaan ng bagyong si Mirinei o Nigoryo. Okay, so wala naman po yan masyadong effect, more on ulan and gale force winds ang inaasahan po sa area ng Japan. At ito magiging problem na yun, but gaya na sinabi ko, kung ulan ang tatanungin natin sa Taiwan, much needed na nila yun. Okay. At ito naman po yung zoom-in satellite animation mula sa windy.com. For the past 6 hours since 4 p.m., kita po natin ang pagbuti ng panahon sa malaking bagay po ng Western Luzon. But may mga dumadaan pa rin ng mga showers o thunderstorms, lalo na sa hapon o gabi. Sa nagam, umulan ng bagya, mga ilang minuto. At dito rin po sa area po ng Mindanao, may mga localized thunderstorms na yon na nagbibigay ng mga ulan. At dito naman po yung rainfall accumulation sa sunod na 3 araw hanggang Lunes, August 9. Naasahan po natin ang pagbawas po ng mga ulan sa kanluran bagay po ng Luzon. At sa gitnang Luzon, may mga isolated showers o thunderstorms ang pwedeng maganap pa rin. So, kita po nyo, medyo bawas na po. At dito rin sa western sections ng Occidental Mindoro. The rest is good. May mga isolated showers na inasahan. Dito rin po sa may Mindanao, mga local thunderstorms. At ito sa may Southern Samar, medyo likely sa Monday na po ito. Baka yung trough nitong papalapit na si shallow LPA, posibleng magbigay ng mga thunderstorms yan sa bahagi ng Southern Samar by Monday. Okay, and bago tayong paalam, ito ulit yung ating windy.com wind at pressure forecast mula sa ECMWF and GFS kasi mapakita namin sa inyo kung saan mapunta itong panibagong LPA. So, sa mga oras na ito, yan po, meron dyan low pressure na mahina. Ito naman po yung dalawang bagyo, si Lupit at si Mirinei. Patungo po sila sa east-northeast. So, yan po ang tracking nilang dalawa.
So, wala pong threat yan sa ating bansa. Paghihilal lang po ng habagat. But, kita niyo, Sabado bukas, ay nandyan pa rin yung habagat. Although, pahina na po. Sa Luzon lamang po ang pinagkakaming effect niya. But, more on the wind. Hindi masyado yung ulan. At ito yung shallow LPA. At sa Linggo, yan pa, accelerate na po si Lupit patungo sa Western Japan. At ang Batanes, Babuing Kobob Islands, northern portion ng Ilocos Region, ang posibleng may mga monsoon winds pa rin o habagat at may mga passing showers. At ito po yung shallow LPA, papalapit na po sa may Philippine Sea. Actually, nakapasok na po siya sa PAR. Posibleng maging active. But pagdating ng Monday, posibleng hihina po siya. Malulusaw itong LPA at posibleng shallow lang siya or average LPA habang ito po ay papunta sa may North Philippine Sea. Yung ibang bagyo, wala na po. Okay? Kaya yung habagat ay medyo humihina na po. And kung titingnan naman natin ang American model, kasi ang European model, walang pinapakita. Pagdating dito sa Tuesday, August 10 and August 11, halos wala po. Parang magiging tough na lang po siya. But ang American model, sa Martes, August 10, magiging bagyo po siya. Tropical depression or tropical storm. Miyerkules, August 11, accelerating po approaching Taiwan. Okay, nasa east po siya ng Batanes. August 12, yan po, maglalandfall po siya sa eastern Taiwan. So, yan pagkakaiba ng dalawang model. Yung American, mukhang magde-develop. European model, hindi. So, hindi pa natin sure yan. But, ang mataas ang probability, posibleng may low pressure tayo next week na tatahak po dito sa may Philippine Sea patungong Taiwan. So, ang efekto niya sa atin, dahil po nasa dry phase po tayo ng habagat, not much pa rin. But, magbibigay ng mga local rainfall or local thunderstorms sa hapon ng gabi sa eastern sections ng ating bansa base sa kanyang tinatakbo itong LPA na ito. Okay? So, may konting habagat pa rin. But, hindi na yung gaya nung past 2 weeks na medyo malakas. So, yan muna ang ating latest. Babalik tayo sa Monday. Pakibigay sa inyo ang pinakabagong update tungkol doon sa shallow LPA. By Monday, baka wala na yung tatlo o apat na bagyo sa taas. Then, mabilis na yung takbo nila ang lahat. Okay? So, we'll be back on Monday. Baka patuloy ang pagbigay natin ng update sa ating panahon. At mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Padua ang papaalam. Be hashtag WeatherWiser. Happy weekend to all. Huwag niyong kalimutan, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated po tayo sa ating weather conditions. O kaya kung meron tayong nababantay na bagyo na papalapit sa ating bansa. Okay? Until then, maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel.